Ako po ay si Jessa. Meron akong kuya na nagtatrabaho bilang isang Lala Move rider. Umaga nagtatrabaho ang kuya ko hanggang hapon. Pero minsan ay inaabot siya ng gabi sa pagde-deliver. Pero dahil sasanay na kami sa trabaho niya at sa schedule niya, alam namin na pag inaabot siya ng gabi ay pauwi na din naman ito galing sa huli niyang delivery. Lagi talagang umuwi ang kuya ko bago maggabi dahil gusto pa nito magkaroon ng oras para sa pamilya niya at mga anak niya na nakatira dito sa amin kasama sila mama at papa. Linggo ng umaga, gustong bumiyahin ng kuya ko dahil kailangan niya daw ng pera ng araw na yon. Sinubukan naman siyang pigilan ng mama ko at ng asawa niya dahil hindi talaga ito bumabiyahin ng Linggo kahit pa dati. Pero hindi nagpapigil ang kuya ko at sinabi na lang na uuwian kami ng pasalubong at uuwi ito ng maaga-aga bandang hapon. At umalis na ang kuya ko matapos makumbinsi si mama at ang asawa niya. Dahil sa nasanay kami na maaga ang uwi ni kuya at nagsabi ito sa amin na uuwi siya ng maaga ng hapon, alas tres pa lang ay hinihintay na ni mama si kuya para makauwi. Ngunit umabot ng 4:30 ng hapon at wala pa din si kuya. Pati ako ay nakaramdam na ng hindi maganda. Pero sinabi ko na lang kay mama na pauwi na ito at baka galing lang sa malayong lugar. Maya-maya, 6:30 PM na at kakain na kaming lahat at hinihintay pa din ni mama si kuya. Pero wala pa din ito at hindi nag-a-update. Hanggang sa umabot ng alas 10 na ng gabi, wala pa din. Sinusubukan namin siyang tawagan kanina hanggang ngayon, pero hindi ito sumasagot dahil nakapatay ang phone pag sinusubukan namin siyang tawagan. Kanina ay akala namin na mahina lang ang signal kaya naghintay kami, pero sa mga oras na ito ay talagang nag-aalala na kami dahil hindi pa din siya makontakt at wala pa ding update sa amin. Umabot ang alas 12 ng gabi, wala pa ding balita sa kuya ko. Sa mga oras na ito, lahat na ng tao sa bahay ay nag-aalala at hindi na mapakali. Hindi na kami nakatulog sa bahay dahil sa sobrang pag-aalala. Sa mga oras na ito, hindi na namin alam ang gagawin. Kaya naman pumunta na lang kami kaagad sa police station para mag-report na nawawala na si kuya. Matapos ang isang araw na wala pa ding balita sa kuya ko, nag-file na ng missing report ang mga pulis. Makalipas ang dalawang araw simula nung nawala ang kuya ko, saka na lang namin nalaman na patay na pala ang kuya ko. Natagpuan si kuya sa gilid ng kalsada. Madamo dito at may nag-report lang na may naaamoy silang kakaiba at pagtingin ay may patay na tao dito. At doon na natagpuan ng mga pulis ang kuya ko at amin naman itong kinumpirma na siya nga ang nawawala kong kuya. Nalaman din namin sa mga pulis na may nakuhanan ang CCTV ng gas station ng huling sandali ni kuya. Ayon sa kuha ng CCTV, nagpapagas ito at mukhang pauwi na dahil pasado alas 3 na ito ng hapon nang biglang may lumapit na isang van kay kuya habang nagpapagas at pilit na pinapasok si kuya sa loob ng van at agad-agad umalis ang van matapos maipasok sa loob ang kuya ko. Ito na ang huling pagkakataon na nakitang buhay si kuya. Sumama ang loob ko dahil alas 3 ito ng hapon nangyari at paniguradong madaming tao pa ng oras na ito. Pero wala man lang ni isang tao ang nag-report ng pangyayari. Maging ang mga tao sa gas station ay walang sinasabi hanggang ngayon dahil takot daw sila na baka madamay sa nangyari. Binalita sa amin ng mga pulis na walang tama ng baril o saksak sa katawan ng kuya ko at hindi nila matukoy ang sanhi ng pagkamatay nito. Binalita din sa amin ng mga pulis na ang kuya ko pala ay nasasangkot sa droga at matagal na itong nasa watchlist. Madaming bagay ang hindi nasagot hanggang ngayon. Paano namatay ang kuya ko kung hindi siya sinaksak o binaril? Paano siya nasangkot sa droga? Hindi nga namin nakikitang naninigarilyo ito kahit isang beses. Hindi din ito mahilig uminom ng alak. At ang pinagtataka ko, kung nasa watchlist pala ang kuya ko, paano ito nakapasok sa Lala Move? Napakadaming butas ng mga nireport sa amin ng pulis. Hindi ko maiwasa mag-isip na baka may pagtatakip o gawa-gawang istorya sa mga report na binigay sa amin ng mga pulis.
Noel ang aking pangalan. Hindi ito direktang nangyari sa akin, pero nais ko pa ding ikuwento para sa mga nasa parehas kong sitwasyon. Meron akong pinsan na isang Lala Move rider. Kilala siya sa magkakapatid at sa amin ding magpipinsan na sobrang bait at sobrang sipag sa kahit anong gawain. Maganda din itong makisama, kaya naman madami itong kilala sa lugar namin. Kahit sinong kausapin ito ay parabang nagiging kaibigan niya. Ngunit bilang pinsan niya, sinusuway ko ito minsan na dapat siyang magpahinga sa araw-araw niya na pagtatrabaho dahil baka mapaano ang katawan niya. Ngunit sa tuwing sinasabihan ko siya, tinatawanan lang ako nito at sinasabing okay lang siya. Isang araw, nagkasakit ang anak nito at kinailangan isugod sa ospital. Sa awa ng Diyos ay gumaling naman ang anak niya, pero kailangan niya ng malaki-laking pera para bayaran ang mga napag-utangan niya para mapagamot at makalabas ang anak niya sa ospital. Isang araw, nakita ko ang pinsan ko na paalis ng bahay nila para magtrabaho. Muli ay akin siyang sinabihan at pinaalalahanan na mag-iingat siya at magpapahinga pag nakaramdam ng pagod. At isa pa ay nandito naman kaming mga kapamilya niya at kamag-anak na handang tumulong sa kanya. Ngunit, gaya ng dati, tinawanan lang ako nito at sinabing okay lang naman daw siya. Kinagabihan bandang alas 9, biglang nag-chat sa akin ng asawa ng pinsan ko at tinatanong ko nandito daw ba siya sa amin dahil hindi pa din ito umuwi. Sinusubukan din daw niya itong tawagan ngunit nagri-ring lang ang phone nito at walang sumasagot. Kinabukasan, nabalitaan ko na lang na patay na pala ang pinsan ko kahapon pa. Nakita sa isang CCTV ang pinsan ko habang nakasakay ito sa motor niya. Kita dito na iginilid nito ang motor niya sa kalsada at nagpahinga. Sa mga sumunod na oras, kitang hindi ito gumagalaw. At nang inabot ng umaga, nilapitan ito ng isang enforcer para gisingin. Pero ang pinsan ko pala ay patay na. Malamig na ito nang nilapitan at hinawakan ng enforcer para sana gisingin. Ang pangalan ko ay Melvin. Isang taon pa lang ako bilang Lala Move rider. Nangyari ang kwento kong ito isang gabi habang ako ay nasa biyahe para i-deliver ang huli kong delivery sa araw na ito at para makapagpahinga na. Minsan talaga ay may mga customer na hindi makapaghintay sa delivery nila. Kaya naman para hindi mainis sa akin ang customer ko ngayong huli kong delivery, medyo binilisan ko ang takbo ko para hindi siya mainip. Alas 7 ng gabi, traffic ng mga oras na ito dahil rush hour at sumisingit ako sa bawat pagkakataon na magkaroon ako nang sa ganun ay makarating ako agad sa drop off dahil isa din sa mga inaalala ko ay ang rating dahil baka pangit ang rating na ibigay sa akin ng customer pag matagal akong dumating. Habang nasa biyahe, may nakagitgitan akong isang motor din at muntik na niya ako mabangga pero nagsenyas naman ako ng sorry. Pero maya-maya, nakita ko sa side mirror ko na sinusundan ako ng motor. Pagdating ko sa isang street, maliwanag naman pero kakaunti ang mga tao dito at maya-maya pa ay may nauna sa aking motor at tumigil sa harap ko. Napansin ko na ito ay ang parehas na motor na nakagitgitan ko kanina. Bumaba ang driver ng motor sa motor niya at dinuro-duro ako. Tumigil naman ako para makipag-usap para maresolba kung anuman ang ikinagagalit niya. Galit na galit ang rider at talagang dinuduro ako nito. Panay naman ang hingi ko ng paumanhin at sinabing nagmamadali ako dahil may customer akong pagdedeliveran. Hindi niya ito pinapansin at sinasabi lang na wala siyang pakialam sa mga sinasabi ko. Nang sinabi kong ako pa nga ang muntik niyang mabangga, bumunot ito bigla ng baril. Nang nakita ko ito, agad akong nanahimik. Minumura ako nito at talagang dinuduro. Sa pagkakataong ito ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Dahil isang maling salita o galaw lang ay maaari akong mamatay. Hindi ko alam kung itatakbo ko ba ang motor ko o patuloy akong hihingi ng pasensya. Maya-maya pa ay bigla nitong kinasa ang baril at tinutok sa akin. Sa gulat ko, hinarang ko ang braso ko sa ulo ko at sinimulan kong manghingi ng tawad muli. Nang lumipas pa ang ilang minuto, siguro ay nahimasmasan ang rider at sinabi na lang nito na huwag kong uulitin ang ginawa ko. At umalis naman ito agad. Matapos ang mga ito ay mga 5 minuto din siguro akong nakatambay sa pwesto ko at iniisip kung ano ang gagawin ko. Maya-maya napansin ko na tumatawag pala ang customer sa akin.
Pinilit kong mag-move on at kalimutan na ang nangyari pansamantala at mag-deliver muna sa customer. Nang ako ay makarating sa drop-off, agad akong humingi ng tawad sa customer at kinuwento ko sa kanya ang nangyari kung bakit ako medyo natagalan. Buti na lang at hindi nagalit ang customer sa akin at binigyan pa ako nito ng tubig. Maya-maya ay umalis na ako at dumiretso na pauwi. Dahil sa trauma at takot na nangyari sa akin, 2 araw akong nagpahinga muna bago bumalik muli sa pagiging Lala Move Rider.